Hi guys, I'm Ryan of Dr. Sound Studio at ginawa ko itong video na ito upang tulungan ang mga gitarista kung paano po mag-adlib sa bawat sa mga kanta, ano? At nagkaroon ako ng idea na gawin ito sapagkat meron pong nag-message po o meron pong nag-PM sa atin sa Dr. Sound Studio page. Ang sabi niya, hindi ko napapangalanan, ang sabi niya, Dr. Sounds, hello po. Na-extend po ang COVID. Na-extend. Hindi siguro yung COVID ang na-extend. Baka ang na-extend ay yung lockdown. So, na-extend yung lockdown. Ano ang pwede kong practicein habang nasa bahay lang ako? Napapanood ko yung mga nag-a-adlib. Parang napakahirap. Ano po ang inyo pong maipapayo para magawa ko din po yung ginagawa nila? Ayan, nako, maraming salamat po dun sa nag-message po na yon. At ang masasabi ko lang ay marami tayong nakikitang mga nag-a-adlib sa mga bawat kanta. Talaga namang napakagaling nila, pero ang masasabi ko po ay talagang sila po ay nag-practice po talaga. Maniwala po kayo, walang pinanganak na magaling na kaagad. Sigurado po ako, katulad po ng aking po na experience, kailangan mong practicein yon. Actually, maya't maya, pag may libre kang oras, kunin mo yung gitara mo at practice ka everyday. Sa akin, ang ginawa ko, bago ako matulog, hindi pa pwede na hindi ko hahawakan yung gitara ko doing the same thing hanggat hindi ko siya napapractice na mabuti. So, saan tayo dapat na magsimula? At na bilang gitarista, naniniwala ako na meron talagang basic na pinagdadaanan yung mga gusto pong makapag-adlib, ano, yung makapag-eskala, ano. At ituturo ko kung saan ako nagsimula, sa experience ko po ito. At kunin niyo po ang inyong gitara at kung acoustic man 'yan o electric guitar. At sa akin po ang gagamitin ko ay electric guitar. Ito po ang aking electric guitar. At tuturo ko po kung ano ang una pong pag-aaralan. So ang pag-aaralan po natin na una ay ang major scale. Major scale po, ano? At sa paano po tayo magsisimula? So makikita nyo po sa chart, dito po sa chart po natin, makikita nyo po, meron po tayo ditong ginawang chart. Ito po ang string number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, at number 6. Ito naman po ang mga frets po niya. So ang major scale po, depende o nasa inyo kung saan niyo po gustong magsimulang mag-practice. Pwede po sa pwede po kayong mag-start sa kahit ano pong chords. Pwede sa G, pwede po sa A, no? Pwede naman po sa C. So nasa inyo po. Ang maganda po dito, kapag ka po na-practice nyo po itong pattern na ito, kahit saan po kayo lumugar, kahit saan lumugar, ay same pattern lang ang major scale. Depende lang po sa chords na inyo pong tinutugtog. So, sisimulan na po natin ano po yung mga dapat po na pindutin. So, sa pagkakataon na ito, gusto ko pong gamitin, ang gagamitin ko po ay ang chord na C. So, ito po ang chords na C. Ayan, C. So, dito po ako nagsimula. Ito po ang ating pinaka-root chord, ano, o root note, ano? So, C. Ayan. So, dito, isusulat po natin sa chart, nagsimula po tayo sa chord na C. Ayan. Chord na C. Ang kasunod, skip po tayo ng isang fret at punta naman tayo sa ano po ang susunod sa C? Pupunta po tayo sa D. Ayan. So ang susunod po natin ay chord na D. Ang susunod naman po ay
ang chord na E. So kung mapapansin nyo po, ayan ha, kung mapapansin nyo po, meron pong space. May space po yan. Ano? So ang susunod po natin na chord ay E. Yan. Ngayon, meron na po tayong C, D, E. Ang susunod naman po natin ay F. Dito po yan. Sa ilalim lang po nito. Yan. Dito ba? Ngayon, mag-leave po ulit ng isang space. Then, meron tayong, anong chord po yan? G. Ayan po. Ang susunod naman po ay A. Ito naman po. At kung mapapansin niyo po, tingnan niyo po ha, mapapansin na same pattern lang ang gagawin. Parehas lang, kaya hindi masyadong malilito. Pag nagawa mo na yung una, ibababa mo lang dito sa pang fifth string. Ayan. Ibababa lang sa pang fifth string, same pattern lang din. So, meron C, D, E, F, G, A. Ano ang susunod? So, ang susunod po natin ay ang... So, anong chord po ito? Ang chord po na ito ay... B. Yan. Ito po yun. So, makikita niyo po, ang gagawin niyo lang nakasunod, imumove nyo lang po ng isa. Ayan. So, ito magkakamuka, imumove nyo lang po ng isa. And then, ito pong susunod ay ayan, ayaw na sumulat. Ayan. Ang susunod po ay C. So, mapapansin nyo po, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 po yan. At back to C. So, sa do, re, mi po yan. Do, re, mi, pa, sol, la, si. Sintonado. Do, re, mi, pa, sol, la, si. Do. Balik po ulit sa do. Ayan. Kaya nga, kung tutusin, 7 lang po yan. Yung pang-8, back to C. Ang tawag po doon ay octave. Kaya po ito, at ito, ay iisa lang. Parehas lang siyang root chord o root note. Parehas lang po siya. Ngayon, pagka ginawa po natin yan, pag ginawa po natin yan, pattern na yan, ito po yan. Yan po siya. Kaya iyan ang pipindutin kapag ka ang chords na ginagamit ay major C o C major. Ngayon, itutuloy po natin yung ating pattern. Ang kasunod po niyan, uulit lang po iyan. Ito ang inyo pong tatandaan, uulit lang po ulit yan sa mas mataas lang na tunog. So, dito, mapapansin niyo po, katapat na ulit. Ayan. Katapat na ulit at makikita nyo po. Ayan. Tignan nyo po ha. Ito po ay magkakamuka. Magkakamuka. Ito rin ay magkakamuka lang ng pattern. So, hindi masyadong nakakalito. Pag nagawa mo na itong area na ito, pag nagawa mo na ito, ibababa mo lang ulit itong pattern na ito. So, parehas lang. Parehas lang po siya. Alin lang ang naiba? Ang naiba po ay ito. Magmo-move po ulit ng isa.
Yon. So, ito po, ito, saka ito, ay pare-parehas lang po siyang C, o yung ating root note o root chord. Ano? Mapapansin nyo po, ito po ang technique. Parehas lang siya. Parehas lang po dito. Ito lang ang naiba. At dito sa pagkakataong ito, ang gusto ko pong ituro sa inyo, ang gagamitin, ang paggamit po ng daliri. Kung ano po ang daliri na gagamitin po sa kanila. So, yan po ang gusto ko pong ituro po sa inyo. So, meron po tayong apat na daliri na ginagamit po sa pagigitara. At sa unang, sa pattern, mula 6, 5, 4, 3, ayan, 3, 4, 5, 6 string, huwag nyo pong gagamitin ito pong daliri po na ito. Ayan, yung palasing-singan, huwag nyo pong gagamitin. Ang gagamitin nyo po na daliri ay ito lang pong tatlo na ito. 1, 2, at 4. Daliri 1, 2, at 4. 1, 2, 4. Yung 3, mamaya pa gagamitin yan. So, pagka ginawa po natin yan, ganito po yan. Daliri 1, 2, 4. Daliri 1, 2, 4. Daliri 1, 2, 4. 1, 2, 4. At, kailan gagamitin ang daliri 3? Doon po sa last pattern. 1, 3, 4. Hindi ko po ginamit po itong daliri po na ito. Hindi ko po ito ginamit. Ayan. So, ito pong tinuturo ko po na ito para po mabuhay po ang daliri na hinliliit po natin. Kasi sa pag-a-add po, napakahirap po talagang gamitin ito. At dito po ay nangangailangan po talaga ng malaking pasensya. Ibig sabihin, kahit na nahihirapan, dapat gamitin lang natin ito ng gamitin. Gamitin lang po natin ito ng gamitin. Ulitin ko po ang pattern natin. Ayan. So makikita nyo po dito, ulitin natin, parehas lang ng pattern po dito. Ayan, parehas lang po dito. Parehas lang din dito. Dito lang po na iba. At dito po ginamit ang number 3 na daliri. Ayan. Dito po, gagamitin ay daliri 1, 2, at 4. Ngayon, kung nahihirapan po kayo dun sa pagpindot, nahihirapan po kayo sa pagpindot, hindi po kinakailangan na mabilis. Ang kailangan po ay kahit po mabagal, ang importante, tama po ang inyong ginagawa. Ang halimbawa po natin ay ganito. Do. So using my fourth finger o yung ikaapat, yung hililiit natin. Mabagal lang po siya. Okay? So kahit na mabagal lang po siya, ang importante, nagagawa po natin ng tama. Dahil kalaunan, sa paulit-ulit po niyo po na pagpapractice, magagawa niyo po na mas mabilis. Kaya, ito, hindi ko po nagawa kaagad ng mabilisan, pero araw-araw ko po siyang pinractice. Ano po ang kahalagahan po na matutunan po natin ito? Kasi ang pag-a-adlib po ay kinakailangan talagang dapat kabisado natin ang posisyon na ating pong gagawin. Hindi po dapat tayo nang huhula. Kaya yung mga nakikita nyo po na magaling po mag-adlib sa mga YouTubers din po natin, ay talaga naman pong pinractice po talaga nila yon. Every day. Ano? Every day. Kaya nga, itong pattern na ito
ay makakatulong po sa inyo na gawin ito para makapag-adlib po tayo. So may mga i-upload po tayo na tutorial para sa mga iba pang detalye sa theory po natin. So nilesson ko po muna ang theory. Ang gusto ko po, ma-practice nyo po ito everyday. Lalo na po yung request po ng ating kaibigan, ano yung pwede niyang practicein everyday. Ito po talaga, sinasabi ko na, nakakainip po ito. Kasi isipin nyo po, imagine, everyday ang gagawin mo lang sa bahay mo. Ang payo ko naman, pagka nainip ka na rito, practice ka lang ng iba, o tugtog ka lang ng iba, o pahinga ka lang. Pagka may time ka, hawakan mo ulit ang iyong gitara, then practice mo ulit ito. Ngayon, ang kainaman po, pagka natutunan na po itong scale na ito, ay ganun din ang pattern po sa lahat po ng major scale. Halimbawa po, ang chords po ay A. So same pattern lang din po ang gagawin. Hindi po kailangan mabago. So parehas lang, depende sa chords na inyo pong tutugtugin. Ngayon, pagdating naman sa pipicking, ano naman ang picking style na ginagamit ko? Ang ginagamit ko po ay economy picking. Marami po kasing style ng picking. Meron po yung alternate picking, ano? Yun yung down up down up down up. Meron naman po yung economy picking, yun ang ginagamit ko dito sa pattern po na ito. So parang ang economy picking kasi style ng pagpipicking o pagpipick na o pagkalabit na para siyang nagsisweep lang o para siyang alam niyo po yan, para siyang sweep picking. Para bang ginaganon lang siya yan. Yeah, yun ang ano, parang yun ang pinaka tunog niya ang nangyayari. Mas parang para sa akin, mas mabilis siya. So ano yung technique? So ang technique po ay ang pagpipicking po ay down up down down. Hindi po siya alternate. Down up down down then up down down. So makikita niyo po, hindi po siya alternate. Down, up, down, down, up, down, down. Down, up, down. Pagka pupunta na po ako dito, down, up, down, down. Down, up, down, down. Up, down, down, up, down, down, up, down, down, up, down. Ayan. Papaano po yan? Tingnan niyo po. Down, up, down, 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 up, down, down. Kasi, kaya ganito po ang ginagawa ko para hindi ko na ilalagay sa kabila. Kasi pag alternate, kasi pumupunta ka pa sa kabila ng string, tapos saka mo iaangat. Pero pagka down, up, down, since nakaready na yung daliri para i-hit yung string, ituloy mo na. So, yun lang naman po yun. Kung nakuha nyo na po, yun lang. Down, up, down, down, up, down, down. Sa una, medyo mahirap lang. Pero pag nasanay na po kayo, bibilis na rin. Kaya nga, dahan-dahan lang ang pagpapractice. Down, up, down, down, up, down, down, up, down, down, up, down, down, up, down. At ganun din sa pabalik. Kung pabalik naman, up, o ganun din, alternate lang din po. Up. So mangyayari naman po pagkapabalik, up, down, up, up, down, up, up. So alternate pa rin po siya. Yung pabalik, up, down, up, up, down, up. So
ito pong technique po na ito, pwede pong araw-araw gawin, o kaya naman ako sa aking pong karanasan, halimbawa po, matutulog na po ako, kung ang gamit nyo po ay acoustic guitar, ang acoustic nyo po, nasa tabi lang ng inyong higaan, bago po kayo matulog, magbigay po kayo ng oras, o magbigay ka ng oras, mga 30 minutes. Actually, ang ina-advise nga ng iba ay 1 hour. Ganun po talaga para po yung mga muscles natin at yung mga daliri natin ay talaga pong masanay. Pero sa case ko po kasi, yung 30 minutes at least minimum ng oras na gagawin mo yon, paulit-ulit lang, paulit-ulit, parang ganito. Paulit-ulit lang po yan. Ngayon, hanggang sa makabisa ko po yung position. Kaya, mag-adlib man ako, alam ko yung aking pinupuntahan. So, magbigay po tayo ng halimbawa ng pag-a-adlib. So, ang ginagawa ko namang style, pagka mag-a-adlib na po ako, ang ginagawa kong paraan, nag-search lang ako sa YouTube. Marami naman po nag-upload po ng mga backing tracks. I-type nyo lang, backing tracks, kung C po yung inyo pong pinapractice, de ilagay nyo, backing tracks C major. So, meron po tayong iginayak po dito na dinownload natin sa mga nag-upload din po ng mga backing tracks po sa YouTube. Andali lang po, ha? Ayan. So, yung pong naririnig nyo po ay backing tracks po yan sa C major. So, yung pinapractice po natin na C major, yan po yan. So, ito po ang technique. Kung mapapansin niyo po, nakatono siya dun sa kanta. So wala naman po akong ginawang ibang style, kundi ginawa ko lang po yung pattern na ating pinag-aralan. Pwede nyo naman pong bilisan. Ang importante po dito, dapat nakasabay po kayo dun sa pinaka-tempo nung kanta. Parang ganito pa. Example, backing track po sa A. Ayan po, yung ipe-play naman natin ay backing track naman po sa A major. So, A major naman po. So, ang maganda, gagamitin lang din po natin yung same pattern. Mapapansin niyo po, same pattern lang yung aking ginawa.
Pero in-apply ko sa A major. Ayan. So parehas lang. Pwede naman tayo, kung pupunta naman tayo ng G, ayan, ang gagamitin naman po natin ay G major. So G major po tayo, same pattern pa rin po, pero this time, sa G major naman natin ginagawa. Ginagawa ko ito, pinapractice ko po ito everyday para lang po mapamilyar ako sa pattern. At siyempre, darating din ang araw na pagkasanay na po kayo, makaka-create na po kayo ng mga style base po dun sa scale po na ating pong ginagawa. Halimbawa po, sa halip na pwede nyo pong i-bend papunta rito ang tunog. Ako nanghuhula ng chord o ng scale pattern na kung ano lang yung masarap sa pandinig, kundi naiintindihan ko kung ano yung aking ginagawa. Sana po nakatulong po sa inyo ang video pong ito, at sana po kung inyo pong itong nagustuhan, sana po ay mag-subscribe po kayo sa Dr. Sound Studio Channel dito po sa ating channel po na ito, at huwag niyo pong kalimutan na i-hit po ang bell button para po lagi po kayong updated sa mga susunod po na video na ating i-upload sa mga iba pong tutorial. So, see you guys. Sana nag-enjoy po kayo, at sana po ay marami po kayong natutunan.